Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. Join Arnel Doria as he explores the world of travel, transportation, road safety, and the environment. Tune in to Good Trip every Saturday at 10 a.m. to 11 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. Fierce, fast, and on the go. Meet the fearless reporters of Teleradio Bandido TV. Celestino Jojo Sicat, Vance Fernandez, Rene Maliwat, Boyet Guillermo, Joseph Javier, Jimmy Mahusay, Dan Tordebelias, Felix Tambonco, and Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports from the Teleradio Bandido team daily, plus on Reporters Hour, weekly 5 p.m. to 6 p.m., except Tuesdays, on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ810AM, and on YouTube Channel RJ News PH. Hanggang sa nakita po yung polis, bumunod ng baril. Yung may kulang na pagdudunod ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang polis na mukhang kapre. Bondulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang. Ayan, magandang hapon. Isumbong mo kay Tulfo na pumuli. Samahan niyo po kami isang oras tayo. Dito ho sa ating palatuntunan public service po, alas 3 na po ng hapon, ibig sabihin, 3 o'clock habit na po. Isumbong mo kay Tulfo na. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Kumusta po kayo dyan? Ayan, kamusta ka rin, partner? Okay naman. mukhang tumigil na ang pag-uunan. October 13. Tumigil na partner kahapon. Kahapon, bahang baha. Kaya nga eh. Oh, basang basa, ika nga ni Kuya Mon, basang basa. Basang basa, dahil ang Quezon City ay nalubog na naman sa baha na yan. Ang daming lumubog na mga sasakyan. Nakita ko dun sa bandang Timog area. Ang lalim. Malalim ang tubig yan. Oo nga eh. Anyway, partner, ano? Ganun talaga, rainy season eh, partner eh. Ganun kaya nga, partner eh.
Actually, ito nga, kanina, meron pala tayong, meron pala ako, galing pala ako kanina, speaking of ulan, naawa ako dun sa pinitahan ko kanina. May project ka eh, Oo, dun sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation, at meron po tayong munting panawagan dito kay, kay Julian San Nicolas. Ayan. Yan, kaugnayan yan, partner. May kaugnayan yan doon sa proyekto. Ayan din doon sa, doon sa ay negosyo ni Kuya Mon. Ayun. Yes. Marami nagtatanong, partner. Maraming curious eh. What's that ay negosyo? Ano ba yan? Sabi daw nila. Yes. Sino-sino ba daw ang pwedeng sumali dyan? Ayun. Actually, partner, meron na nga tayong influx. O ibig sabihin ni grabbing pasok na mga mensahe. Doon sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Ngayon, ang inuuna lang natin is yung talagang yung mga talagang lugmok sa kahirapan, partner. Yun. Reko. Yung mga dediretsuhin ko na po kayo, hindi po kami nagbibigay ng ayudang pera. Hindi tayo nagbibigay ng cash. Oh, pasensya na. Eh to be honest, hindi naman sa dahil hindi namin kaya o ano, pero mas mabuti siguro kung mas ayuda na lang ang ibigay namin. At the same time, itong iNegosyo, ito ay isang joint project ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation at ni iFranchise. Ngayon si iFranchise sa pagmamayari ni Crisia Antanabe, yan yung ano, yun ang mag bibigay sa inyo. Parang sponsor natin sa project na yan. Siya sponsor. Siya magbibigay. Yes. Siya magbibigay sa inyo ng siya ang sponsor partner natin dito sa project na ito. Ayun. Oh, ayan. Ayun, tinutulungan lamang ho kayo sa pamamagitan ng programa na 'yan, tutulungan ho tayong maghanap buhay, magbanat ng buto, 'di ba? Ikaw nga partner. Na hindi tayo palagi umaasa sa mga kung kani-kanino, sa mga bigay-bigay, nagdilimos, 'di ba? Ganun. At least yes. Maging yung dignidad ba natin, 'di ba? Yes. Actually, partner, wala namang mag-problema magbigay. Pero ng pera o ng ayuda, kaso hanggang kailan, hanggang saan? Ang kailangan talaga natin, kung titingnan natin, is hanap buhay, hindi ayuda. Correct. Diba? Ang ayuda po kasi hanggang isa, dalawang araw, pangatlong araw. Pagkatapos ng anong susunod, wala na. Diba? Alam mo, aasa ka pa rin doon sa nagbigay. Diba? Yes. Yung sinasabi natin nga, partner, yung teach them how to fish. Sinasabi and they will, actually, may Tagalog version yan. Sige nga, ano nga ang Tagalog version? English ayan. Na alam ko eh. Next! Ayun lang, may Tagalog version. Ano Tagalog yan? Version, Aper? Turuan mo ang taong mangisda at kakain siya ngayon. Okay? Turuan mong ang taong mangisda at kakain siya habang panahon. Yun. Yung tao mo daw bibigyan ng isda ngayon. Kasi kakain ngayon lang niya kakainin. O, kain yes. Ngayon. Pero pag tinuruan mo siya, mangisda. Habang buhay na siya kakain. Yan. Habang panahon na siya kakain. Kaya na niya suportahan ang sarili niya, ang pamilya niya. Yes. Ayun. At itong mga ayudang supot-supot, bagbag na pinamimigay, one day, two days, ubus na yan. Diba? Yan ang tinatawag na pansamantagal. Oo. Kaya ako, doon lang ako sa mga isda. O, diba? Doon lang ako. Mapag-aaralan ko yan kung ano ng negosyo yan. Paano partner? Ayun. Bali, ang gusto ko lang, hindi naman gusto ko. Kumbaga, ang requirement ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation is bigay kayo ng inyong video na nananawagan at kung meron kayong mga litrato, kung saan kayo nakatira, o kung bukod dun sa nakatira, kumbaga, pakita nyo kung anong klaseng pamamuhay ang meron kayo. Yan. Para makita namin kung... Pero yan, may kina-counter niya atin yan, partner. Diba? Okay. Hindi naman sa kawalan ng tiwala, pero siyempre kailangan ma-i-double check po natin. Parte po ng proseso yun. Diba, partner? Yes. Kasi mamaya, mamaya kasi, mas mayamang ka pa sa amin, eh, Diyos ko naman. Diba? Nakakahiya naman sa amin.
Oo. Yun talaga nangangailangan. Kung sino po yung magka-qualify, parang beauty contest tuloy, no? Kung sino po ang magka-qualify doon sa mga mapipili, yun po yung mga swerte na mabibigyan ng paunang hanap buhay. Yun. Partner, napakadaling mamigay ng pera. Ano naman ang pinagkaiba natin kay Willie? O kay kung kay kung kanino pa dyan? Napakadaling mamigay ng pera. Napakadali niyan. Napakadali. Pero yung tuturuan ko, para sa akin, personal kong opinion, maturuan ko yung aking mamamayan na maghanap buhay, na mabigyan niya sarili ng dignidad, na mawalan siya ng utang dahil makakabayad niya siya kasi magkakanegosyo siya. Hindi ba napakaganda nun? Diba? Hindi ba napakaganda nun? Yung feeling na hindi ko umaasap palagi sa iba. Diba? Tama. May pagmamalaki talaga, mo, meron kang matuha, meron kang pagkukunan. Yun. Kaya nga, actually, partner, meron yata tayong clip, Angel Viola, kung makita mo si Julian San Nicolas. Natin, isa to sa aplikante. Yes. Actually, itong nanawagan na to, napili na natin ito. Partner. Okay. Pinuntahan ko na siya kanina. So, parang ano to, parang teleserye to, partner. Kahapon, napanood nila yung isa. Sino nga napanood nila kahapon? Si Fatima Borromeo naman yun, isang PWD. Ayun. Ah, yun. Ngayon, may isa pa tayo ipapakita sa inyo. Tignan nyo nga, husgahan nyo nga rin. Kung dapat mag-qualify siya dito sa atin. Sige po, narito po. Yeah. Panoorin natin. Good morning po, Sir Bontul po. Ito po yung loob po ng bahay namin. Yan po. Dito po kami nakatira sa Block 39, Barangay Addition Hills. Tinawag po yung asawa ko at anak. Ito po yung loob ng bahay. Simple lang po. Ito po yung labas namin. Yan po yung anak ko. Ito yung labas ng bahay. Yan po. Ayan. May mga kids, may mga bulilit. Oo. Ayun. Ilan ang anak nila, partner? Bali, dalawa ito. Yan. Dalawa at magiging tatlo pa. Ah, so buntis ito. Dahil 5 months buntis o si Juan. Ano bang pinagkakitaan ng asawa niya? Bali, tumatanggap siya ng laba doon sa bahay nila. Naglalaba siya. Tapos yung paglalaba, ito namang dating construction worker na to si Kuya. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Siya naman ay nagkakargador kung meron kailangan buhat-buhatin ng mga kunwari. May mga nagpapala ng buhangin sa san-san, doon sa area o ano. Siya naman, yun naman ang ginagawa niya. Sabi ko, paano kayo? Ngayon, tinignan ko, nakapasok ako, partner, doon sa bahay na yun. Bahay na. Buti kumasya ka. Kumasya si Roger eh. Yung cameraman natin, kumasya. Sabi ko, kasa ako dyan. Bukas talagang, Diyos ko, kalunos-lunos, partner. Isipin mo, may mga bata nung umuulan daw. Kaya nga kanina, speaking of which, yung umuulan, talaga naglalagay pala sila ng mga tuwalya ng may batsa at saka tuwalya. Tumutulo, yung bubok. Tumutulo. Tapos, grabe, kalunos-lunos, inisip ko, sabi ko nga, puta, malamok dito, mainit. Tapos, yung bahay pa nila, parang pakiramdam ko, pag may, yung may humawak, kunwari humawak ng ganun, pasandal, no? Pasandal sa kanila yung, Diyos ko, sabi ko, anong klaseng, hindi ko, alam mo, ang nakaka-ano pa dito, ang nakakalungkot pa rito, lahat ng mga halos katabi nila, may mga kanya-kanya ng negosyo. May mga tinda-tindahang maliliit. Kaya nga sabi ko, nako, mukhang maganda yata talaga ang lugar to kasi bibigyan ko siya ng parang proposal na pwede. Ano bang gusto niyang negosyo? Sabi nga niya, pwede naman daw yung mga pika-pika, fishball, o yung mga
kung may mga rice topping, sabi ko, pag-isipan mo mabuti. At meron nung na-ocular ko siguro yung mga fishball at saka yung mga kikiam-kikiam, saka french fries na patok sa mga bata. Yun ang ano. Yun oo, ang, kung matao yung lugar at mabenta yan pagkatino pagka matao. Mm-hmm. Eh lang sana kakayanin pa niya kung buntis siya eh. And then, yung may, yung kasama naman yung asawa niya, yung lalaki. So walang ano. Yes. So yan, so good luck diyan sa pamilyang 'yan ano, kung talagang magka-qualify sila, mapipili sila, good luck. Mm. At sana ipag-ibayuhin, alagaan, no, kung sakasali yung negosyo yung bibigay sa kanila. So yun nga sabi ko, partner, napakadalang namang nama kami makapili ng karapat dapat na ano, dahil una-una eh maraming humihingi sa atin. Sa totoo lang, partner, mm-hmm, hindi ko naman sa hinilalahat. Ano? Ang dami talaga. Dami nagte-text. Mm-hmm. Pupunta doon. Magte-text. Yung nanay niya. Mm-hmm. Stroke daw. Okay, yung tatay. Baldado. Pero pero yung ang lakas-lakas naman nung nag-send ng message. Pag tinignan mo yung profile, naninigarilyo, umiinom, nagtotropa. Ano yung bigyan mo ba ito? Para mga boss, sir. Nakakadismaya. Tulungan mo muna yung nanay mo bago ka magbarkada. Yeah. Yun ang nakakainis lang eh. Anyway, ayun. Eh, ito talaga so, na. So ang proseso niyan palaga, partner, makapadala muna sila ng video ng panawagan video, nila yung pagustuhan ng panawagan, nila ng kwento. Na magkaroon ng kwento. Para magkaroon sa background check natin. Of course, background check. Kung, actually, hindi ko na kilala yung background. Tinanong ko yung mga kapitbahay doon. Kilalang kilala sila na talagang walang-wala talaga. Naaawa sila. Yung iba nga doon, nakakatuwa. Sinasabi na, minsan kahit hindi na nga ako kailangan magpalaba, nagpapalaba ako para kahit papano meron siyang 50, 100 sang araw. Yes. Diyos ko, Lord. Nalak yan. Diyos niyo. Alam mo naman, ang gasto sa pagmanganak na. Oh. Oh, ito. Anyway, na... paano ba ito, partner? Araw-araw, meron ba tayong ipapakita ang ganyan, aplikante? Well, yun lang ang aplikante na. Bali, may dalawa pa. Interviewin ko yun bukas at saka mamaya. Nandito yung isang aplikante natin. Nakausapin ko mamaya siguro. Pero hindi naman ibig sabihin na sila na yung nag-qualify. Hindi pa naman. Nasa hindi. Under, sa ilalim pa lang sila ng screening. Hindi na. Okay na to. Na-screen ko na. Pinili okay. ko na sila. Oo. Actually, may hindi ko na ni-record yung prior interview nila. Tinanong ko. Eh, umiiyak talaga sila eh. Ayoko naman nang kasi ano, pakita yun. Umiiyak ako, partner. Oo, ang hirap kaya ng ano, na umiiyak kang ka para kung basta, hindi ko mapaliwanan. Ang hirap. Nakakahabag. Yun. Mamaya, iyakan kita. Wala ka naman problema, kailangan mo yata. Iba naman ang pangangailangan mo, hindi naman nakakaiyak yung sayo eh. Sasabihan ko yung susundo sa'yo mamaya, galingan. Para hindi ka maiyak. Ayan, so congratulations partner sa project mo yan. Oh, no. Thank so, you. Natin, you. Natin to project natin ito. Ayan, sa project na yan, maraming salamat sa sponsor. Yeah. Siyempre, mabuhay ka. Mabuhay ka and more blessings to come. Yes. And share na, mo ng blessings. Kay iFranchise, sa grupo ng iFranchise at kay Christian Tanabe, maraming salamat sa iyo ulit. Yes, at syempre marami pang pagsasamahan tayo dahil hindi lang ito yung una. May mga yes. susunod pa, di ba? May mga susunod pa. Yeah, ayun, napakaswerte natin. Oh. Napakaswerte ng programa natin at nakagawa tayo ng ganito. Ayan, sige, okay. Go, moving anyway, on. Si Kuya Mon po ay hindi natin makakasama today dahil meron na naman siyang appointment. With regards to our public service, kaya po, dadalawa kami ni partner Bon ngayon, pero ang dyan siya sa likod ko, nakangiti. Of course, nandito, nagbabantay din. Yeah. Pag-iingat po kayo mga kaibigan, nasaan man ho kayo ngayon, ano man ang plano niyo sa buhay, kayo po yung nagbabiyahe, ayan, makinig ho kayo, tumutok lamang ho kayo sa aming public service. At mamaya po, ang tabayanan, yung ating mga nakaline at nasumbong kayong araw na ito, mga sumbong at aksyon. Tulad itong reklamo tungkol po sa GCash. O ito, makakarinig kayo. Eh, parang tayo na lang yata, partner, walang GCash eh. Sinubukan ko nga yan, hindi ko nakaintindihan.
Ayon. So, Andray pa sikot-sikot. Antabayanan niyo po ang sumbong ng isang nanay na may GCash. Abay, naipit daw yung kanyang pera nang dahil sa hindi niya maunawaan bakit. Mamaya, alamin ho natin ang problema at ang aksyon na ginawa ho ng ating palatuntunan. Ayon. At isang OFW na naman po ang humihiling sa atin na pagpapauwi. Gusto na daw umuwi nitong ating OFW dyan sa Riyadh. Mukhang napabayaan na daw dahil overstay na. Sobra-sobra na po yung kanyang kontrata doon. Sige, mamaya rin. Bigyan natin ng pagkakataon yung kanyang hinain at aksyon ng ating programa. Ayan. At ito kahapon, yung binabanggit nating sumbong laban sa Social Justice Security Agency. Diyos mio. Sabi nga ni Kuya Mon, Social and Justice Security Agency. Namatay po ang isang security guard sa loob ng kanilang barracks. Natural death naman po ito, sabi nila, pahungot. Eh ngayon eh, siyempre ang hiling sa patulungan naman daw ng agency na maipalibing at mabayaran yung mga utang ho sa poneraria, yung servisyo. At mabigyan naman po ng kahit pa paanong ayuda ng ahensya itong security guard na ito. Ang pamilya ay mula pa ho sa probinsya ho ng Samar. Mamaya, alamin din ho natin ang kabuuan ng sumbong at ang aksyon din po na ginawa ng ating palatuntunan mamaya. Kapayanan. Yeah. At syempre, may mga kung mga announcement po o mga pagbati, comments, para hala natin mapabuti ang ating programa. Open po kami dyan. Pwede po kayong tumawag at mag-text sa 0998-792-6304. Ayan. At sa iyo, partner, yung mga hotline mo. Ayan, 0968-228-2773 para sa Smart. Ayan. At saka 0998-792-7179. At syempre, meron tayo ng Facebook partner. Ang Facebook natin ay isumbong mo kay Tulfo official page at facebook.com at DZRJ810AM at facebook.com facebook.com din yan. At mapapanood din tayo sa YouTube. Radio Bandido at RJ News PH. Live po yan. Yes. Yan. Yung po mga hotline at emails po namin umuusok. Partner, umuusok talaga yung ating mga sumbong mula sa ating mga Facebook, hotline, emails. Ay, pwede pa rin ho, tumatanggap pa rin ho. Eh, yun talaga ho ang uso na ngayon, sumbungan through online. Pero ang aming tanggapan ay bukas. No? Yes. Live, pwede ho face-to-face ho kami nakakaharap dito sa Burgundy Tower, Tuso Ortigas Center, para po sa inyong mga personal na sumbong. Partner, yeah. Gusto ko lang sabihin sa mga kababayan natin, dumadami na po. Since kami po mga kababayan, ikabubukas-bukas lang po uli ng aming opisina. At wala pa po kaming anim na buwan. Ngayon napupuno na po yung opisina namin. Kung ako sa inyo, pumunta na po kayo dito upang personal po namin kayo makausap kaysa yung over the phone na hindi po talaga namin kayo matutulungan na maayos kung puro telepono na lang. Eh, pero mas maganda. Kasi minsan may mga sumbong na kaya mo nang payuhan online, on air, ginagawa natin para medyo mabawasan yung mga tao. Kasi syempre, alam mo na, pandemya pa rin tayo. Hindi mo yan. Tama. So, kung iingat pa rin. Basta kung kayo po may dalang face mask at face shield, may screening lang po sa lobby, bago kayo po akyatin. At yan, makakausap po ninyo ang mga Tulfo's Angels. Isumbong mo kay Tulfo's Angels. Iyan. So, makahandle po na inyong mga sumbong. Open po kami alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Yan. Batiin ko na rin si ano, si Coach Boy Garcia. Yes. Coach Boy, ang trainer ni Kuyamon. Coach Boy Garcia, trainer ni namin sa kickboxing at kung ano-ano pa. Hindi lang, sa Arnis. Si Relen Cruz Jelly. Partner, ito yung ano, yung driver at driver bodyguard ni Mr. Henry Ahuja. Yeah. Ang isang kaibigan natin. Ito, may kaugnayan doon sa ating
ay negosyo, sabi ay ni negosyo. Les Sales, sana mahalin nila, palakihin nila po ang larin. Ano man ang tulong na ibigay sa kanila. Ayan, tama ayun. Po yun. Thank you kay Les Thank Sales. You. Mabuhay ka daw, Idol Bon, sabi ni Jordan Red. Ayun, of course. Thank you, maraming salamat po. Oo, si Winnie Ching din. Good afternoon sa iyo, Winnie Ching. Suki natin ito. Good afternoon daw sa kanyang mga idol dito sa Isang Bumukay Tulfo. Ayun. Mag-friend na daw kayo, friend na. Ayan. Actually, nahanap niya si Kuya Mon eh. Ayan. Mala si Chef ito ng video who's home natin. All over the world po, mas abroad. Oh, pwede ho ha. Nakakarating ho tayo dyan. Kaya pwede ho kayo magpadala ng mga mensahe ho ninyo through Facebook or through text. No, at mababasahin ho natin yung mga mensahe na yan. Especially yung ating mga kabayan na lulungkot na OFW partner, di ba? Oo nga. Yun nga po. Pwede natin na may mga gustong ipa... Pabati kaya, request kaya, gusto nila ba, gusto nila pakantahin kayo, mga ganon. Tama. Ayan. Yung mga special messages, dancing or singing messages. Yung mga nasa quarantine naman po, ayan, relax lang kayo dyan at I'm sure palabas na kayo after 14 days. So kayo nalulungkot at tumuto kayo sa amin para kahit parang napapangisi namin. Ayan. Alright. Sige, partner. Mag-break muna tayo sandali. And then, pagkatapos niya, papasok mo natin itong ating mga sumbong. At by the way, sa mga gaps po, may makikita ko kayo sa mga videos na yung mga ayuda-ayuda natin, partner. Para pinapakita lang namin sa bayan at saka sa mga sponsors po natin doon sa mga ayuda na nakakarating po ng personal sa mga tao na nangangailangan, sa mga kaubahan natin nangangailangan. Yung mga binibigay din nila na ayuda sa mga tao, sa kabayan natin. Alright, okay. Kapalik ko kami. Ang oras na natin ay alas 3:25. Kapalik ko kami. Makalipos ang ilang patalasas. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29, also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morito and other surprise guests
will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Foundation. Ayan! Ayan po yung nakikita ko ninyo ngayon sa inyong mga TV screen. Yan po yung mga ayuda, paayuda po na isumbong mo kay Tulfo. Simple lang po. Pang paano rin, pang pagkain sa ikaw hanggang dalawang araw na pagkain po na. Yan ay isa pa yung present partner. Yan ang download nila. At kayo tayo dyan ang balutan na 5 para sa 500 partners. Ayun. Ayan. Sige, yung tip partner. Bago ko basahin, iba po nagtetext sa atin. Ayan. Ngayon, alam nyo ba na bawal or masama ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ng daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mauhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan. Thank you. Partner, babaitan sa'yo si Marites, sabi niya. Wow, ang sipag at bait talaga ni Sir Bon. Personal na binibisita ang mga bibigyan ng tulong negosyo ng isang bumo kay Tulfo. Kakaiba, sabi ni Jordan, kakaiba si Idol Bon. Kawawa naman talaga kasi mga lugar na yan. Kaya dapat silang tulungan. O yun, may sinasadya siya. Baka daw pwede siyomay at lugaw ang ibenta dun sa area. Actually, marami nang gumagawa nun doon. So, kaya kailangan medyo maiba naman sila. Although, marami rin siguro nagbebenta ng ano doon. Pero, meron pang isang twist yun doon sa storya na pwede silang mag-order ng mga tocino, longganisa. Pwede naman yung kahit ano. So, parang phone-in yun. Order yung mga kaibigan nila o mga kamag-anak nila o mga kapitbahay. Inilista niya lang. Bigyan niya ng resibo, ito, order niyo, ganun-ganun, ganyan. And then, di-deliver doon sa area na yun, tapos hindi siya mag-distribute. Ayan, pinakamaganda. Yun, very good yan. Pero ano ba, kailangan ba siya naka-Gika si ate? Kailangan ba naka-Gika si ate para doon sa payment? Well, baka ma-discourage mo ng GCash dahil sa susunod na sumpong natin, tatalakayin natin yung GCash yan. Sa totoo lang, ayoko nga yun yung marunong eh. O kung hindi kayo marunong ng ganito o naguguluhan kayo, huwag na. Cash na lang, cash basis na lang. Di ba partner, mas madali. Kwenta-kwenta lang yan. Calculator lang yan. Pwede na. Yung mga yan, diba? Pwede rin naman yung mga pera padala. Kung medyo ginaganahan kayo. Ayun. Yeah, tulad na napanggit ko namin itong GCash dahil po itong ating complainant, abay, 3 taon ng user daw.
ng Gcash na yan, si Jody Rose Romar. Or ano po, Romar? Romar. Ayan. Romar. Kaya lang, nagkaroon siya ng reklamo dito. Aba, may laman palang 81,000 partner. Naku. Yung kanyang Gcash. Ay, problema, hindi niya yata makuha yung pera niya. Sige nga, kung bakit, pakinggan ho natin ang naging sumbong ni Ate Jody. Ang complaint ko po is tungkol po sa Gcash ko na naka-hold since September 13, 2020 hanggang ngayon, hindi pa rin na-resolve. Ang total amount ng aking Gcash sa ngayon is 81,053 pesos and 11 cents. Bakit po may ganung kalaki ng amount sa Gcash account po niyo? May business ba kayo? Yes, may business po kami. Ang Muntalban ay napakalayong lugar. Yung mga kapitbahay namin, tatrabaho sa ibang lugar, stay in. Ang ginagawa nila, yung mga sahod ng pamilya nila, i-Gcash nila sa account ko, tapos doon nila pipick upin sa tindahan. Yun. Parang padalahan ito, partner. Yung Gcash niya, purpose ng padalahan ng pera. May magdideposito, tapos papadala siya kung saan, doon naman kung i-claim sa kanya yung pera. Tama. Kaya may lamang 80 plus thousand yung pera niya na ipon na dahil hindi nga niya mailabas. Oo. Hindi niya maintindihan, ba't hindi daw niya mailabas yung perang yun mula sa kanyang Gcash? Kaya nagpunta siya dun sa opisina daw ng Gcash dun sa Taguig para alamin, ano ba nangyari? Ano ba problema? Kung may problema, at least maayos daw niya. Sabi ni Ate Ro, malagot yung pera niyo. Oo. Sige, narito pa po ang pagkapatuloy ng kanyang sumbo. Sabi mo may mga pumapasok pa na pera. Yes. So, paano yung sistema nyo doon? Hindi pumapasok lang siya ngayon, tapos pinapaluwalan nyo lang talaga. Yes, hindi ko po pwedeng hindi ibigay. No choice ako kundi ibigay ko kasi ididimanda ako. Malinaw na lumabas ang pangalan ko. Ang tanong ko, kung naka-hold ang account ko, bakit hindi nila binlock? Walang in, walang out dapat. Ilang tawag pa rin akong follow-up. Wala pa rin sila maibigay na sagot pa ulit-ulit na waiting ako, antay ako ng ano. Nagigay ba sila sa iyo ng time frame kung kailan pasok? 3 days. Yung... Nasa letter po, 3 days ang sinabi. Pero walang nangyari ng after 3 days. Ang habol ko lang ho, kung i-terminate ang account ko, willing po ako. Pero ibalik nila yung pera ko. Yun, September 18, partner. Nang i-hold down ng Gcash yung kanya account. Sabihin nila siya makapag-withdraw, hindi na siya makalabas ng pera. Pero patuloy yung pagpasok. Ano ba yung system pa rin error? Yung mga nagpapadala. O, system error kaya yon or hindi nga daw maipaliwanag sa kanya kaya hindi niya maintindihan anong mali, anong what's wrong dun sa kanyang account na yan. At para maunawaan natin, partner, tayo na mismo ang tumawag sa Gcash para alamin mula sa kanilang customer care, ano ba ang problema nitong account ni Ate. At nakausap ng Angel Desa si Marco de la Peña. Narito po ang kanya naging paliwanag. Ma'am, I'm so sorry to hear that you were unable to access your Gcash account. However, as much as I wanted to help you, we cannot process the unbearing request since we have received a report towards your account making. Mm-mm. Sir, question ko lang. Kasi sir, hindi naman mini-mention ano ba yung violation. Kasi sana sir, na-mention kung ano yung violation para makapagbigay ng counter affidavit yung complaint. Kasi imagine, almost a month nakapending yung pera. So we are looking forward na ma-resolve niyo siya as soon as possible. So sino ba dapat kong makausap dyan? Ma'am, ipapasa ko po kayo sa manager po namin. Ma'am, send the line lang po muna, ma'am. Sige, please. Yes, please. Yun. Hindi maipaliwating ni customer care. Kaya may I call the manager. Yun. The manager. Para alam niyo na kung madiretso na siya kung anong kailangan gawin. Kasi yung cellphone number ni ate, yung complaint ng ating partner, naka-announce yan. Napadalahan talaga. So patuloy-tuloy yung pagpapadala ng mga tao, naiipon yung pera, pero hindi niya maibigay naman doon sa mga recipient. Kaya ginagawa, inaabonohan niya, nagkakanda utang-utang siya para
mabigyan lang, marilis lang yung mga ipinadala. Pero in fact, yung pera talaga nakalock doon sa kanyang Gcash. Alam mo, partner, okay na yun kaysa nawala. Yun, at least nakalock lang doon. Nakalock lang, alam mo kung saan lang. Walang kalawan. Kaya magpilit tayo, partner, gawa ng paraan ng Gcash ito, buksan yung account, kung ano pa yung problema, linawin. At narito po ang naging resulta. Pwede niya po mo ako nang i-open niyo yung Gcash ate po, ha? Okay, sige. Ate po, saan mo nga? Ma'am, thank you, ma'am. Nabuksan. Thank you. Transfer ko na sa bangko. Diyos ko patawarin. Sige, sige. Pwede ba yung sige, lapit ko ma'am. Thank you. Thank you talaga, ma'am. Maraming salamat talaga sa inyo, ma'am. Thank you. Thank you talaga. Na-transfer ko yung 50. Mm. I-transfer ko ulit. Ubusin ko na to para pag ilock niya ako ulit. Sige, go. Lock niya na. Basta yes, makuha ko lahat. Morning. Sa taga naman, kailangan talaga pa lang silang ipatulpo bago gagalaw. Na-unlock na, partner. Ganun lang kadali. Na-unlock na yung kanyang account. Diba, hindi na kinailangan si manager. Siguro kinausap na lang ni Mas ni Marco de la Peña si manager. Ay, huwag na. Sige na. Ayusin mo lang yan. I-resolve mo na lang yan. Sabi, siguro wala ko i-involve dyan. Kaya, pagka ilang pinagpindot si Anay, kaya nagpipindot si Nanay, ayun, nag-open na yung kanyang Gcash. Salamat naman. Baka meron na siya sigurong na skip. Baka meron siya na-skip na procedure. Talagang nilock ni Gcash. So, in-unlock na. Talagang nilock ni Gcash. Ah, wala. Lock nila, oo. Kaya in-unlock nung tumawag na tayo para i-settle itong problema. Ito, kaya naman masaya-masaya na si ate. At sabi niya, ipukunin na daw niya lahat. Baka may malock na naman daw. Ililipat na natin yan sa ibang account. Sige, hindi na mangyayari yan. Ang kanyang masayang reaksyon. Anong reaksyon mo? Ako ma'am, thank you talaga. Sobrang saya. Makabayad na kami sa tuition. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Sir, Tolfo, at saka sa staff. Maraming salamat ma'am. Thank you sa lahat. Kung hindi ako lumapit sa inyo, hindi ko makuha yung pera. Thank you. Yun. Thank you rin sa tiwala ni Ate Jody. Ito sa ating palatuntunan. Sabi niya, one click lang daw, partner. Samantalang siya, nakilang balik-balik daw siya sa Gcash since September 18 hanggang noong 30, hanggang nito October. Ala daw nangyari, hindi niya na-unlock. Pero tayo, in a day, or ilang oras lang yun, unlock na. Ang bilis. Kaya sabi niya, one click. Diba? Sa isang mundo pa ito. At si Gcash, inayos niya itong problema ito. Kaya good job kay Angel Dessa dito sa kaso. Yes, of course. Ayan. Congrats, Angel Dessa. Very good. Thank you. Okay, dito tayo sa pangalawang sumbong natin. Dito sa reklamo laban sa Social and Justice Security Agency. Social and Justice. Social and Justice. Abay na kaya may ano. Oh. Kaya may social unrest din. Oo. Dumunog sa ating himpilan partner, si Nanay Evita, kasama si Marlene. Si Marlene yung taga-Poneraria. Sinumahan niya si Aling Evita dito sa atin. Si Aling Evita, siya yung nanay ng security guard na namatay. Hingi sila ng tulong sa atin dahil, naku, maraming bayarin doon sa pagkamatay. Tanggap naman na ni nanay na namatay yung kanyang anak. Pero siyempre, maraming na iwang bayarin. Diba? Pagka namatay ka partner, mahirap ka ba? Sabi nga eh, pag mahirap, mahirap magkasakit, mahirap mamatay. Kasi walang pera at naing bayarin. Mahirap kaya. Yes. Ano, totoo yan, mahirap. Dahil maraming ano eh, maraming kakapatong-patong na bayarin. At nga ganun, ano? Pag na-hospital ka pa, ang dahil mong babayaran sa hospital, mamatay ka rin pala. Tapos pagka namatay ka na, o babayaran ka pa sa mga poneraria. Problema pa yung pagpapalibing. Ganun. Alam mo kung bakit, partner? Partner, lahat kasi negosyo na eh. Ah! Diba? Ano pa ba?
Anyway, sige, pakinggan natin in behalf kaya Nanay Edita, tinulungan siya ni Ate Marley na magsalaysay nitong sumbong. Narito po, pakinggan mo natin. Malalat na lamang ko sa pamilya. Binigyan lang po sila ng yung sa abuloy. Tapos parang wala nang balak sagutin yung aid ng agency, yung pagkamatay o tulong man lang hinihingi nila, yung konting tulong, wala na po. Yung huling sweldo nung namatay, ang ginawa pa sa kanila, yung 8,000 binabawasan pa ng 3,000. Para sa yung 3,000? Kasi daw may utang daw yung patay. Ma'am, tama po ba 'yon? Wala na akong concern kung kanino. Ang concern ko na sa pamilya, naaawa ko sa kanila. Ang gusto ko mangyari, hindi sila nakikipag-coordinate tapos pinabayaan nila yung pamilya. Itong pamilya nakaka walang ibinibigay ng tulong. Ang tulong na ibinigay sa kanya, yung mga collection doon sa mga kasamahan. Ma'am, ito yung sahod na sobra 8,000 ngayon pinadala. 5,700 na lang. Kinaltasan pa daw yan sa utang. Pinadala kanino? Ngayon na sa kanya. Kinaltasan pa kasi may utang. Oo, daw. Oo, 8,000 sobra po yan, ma'am. Kasi wala din itong alam ang magulang kay. Mahirap man lang, ma'am. Ito yung mga payslip niya po, ma'am. Nanamatay siya. Yan. Si Aling Edita, galing pa ng summer park na lumos ng utang ng pamasahe para puntahan yung anak na namatay. Breadwinner pala nila itong security guard na si Anthony Bellarmino, 29 anyos partner. Eh, ganyan talaga, binangungot daw kaya namatay. Ang ano rito ay, ang tulong daw na binigay, kung tulong mo matatawag doon. Yung inabot lang daw doon sa pamilya, yung mga abu-aburi lang ba, yung pinapaikot yung nangihingi na abuli din sa mga kasamahan. Oo, tapos yung sweldo na supposed to be 8,000, eh dahil may utang, kinaltasan pa daw ng 3,000, so 5,000 na lang ang natira. Nakakita, patay na, kinaltasan pa. Eh, syempre, ang daming bayad din kaya, oo. Eh, habay, buti pa ba ikausap itong taga-punerarya, hindi naman niya pinaprioridad na siya ay bayaran, bayaran yung servisyo nila. Although, itulungan yung pamilya nung namatayan. At ito pa po, pagpapatuloy. Pumunta po sila sa opisina. Pick upin daw. Sabi ko, hindi ko pwedeng pick upin yan kasi pwede tayo mag-quarantine. Sabi ko, paano nyo sa barangay? Di, kinuha na namin yung patay. Okay na, wala nang ano. Sabi ko sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng cause of death kung hindi natin pabubuksan. Kailangan pong autopsy, di ba? Ako yung kausap nila, kami magkausap. Hindi ko kausap yung pamilya dahil ito galing pa ng summer. Lumos pa rito sa Manila. Nagkaroon na kami ng kontrata. Dapat yan ibabox, dadalhin dun sa summer. Pero nagbago na. Ang gusto nila mangyari, doon na lang daw sa Cavite, Dilibeng. Nagbawas ako nung kontrata. So ngayon, ang problema ko ganito, hindi sila nakikipag-coordinate sa akin. Hindi na hindi kayo nabayaran? Hindi po. Pumasok po ng 50 milyong contact namin. Lahat na. Plus po yung sa restoration po. Dapat malang sinagot nila yon. Kasi yung sa Puninaria, pwede po kami mag-adjust dyan eh. Pwede natin ibaba ng todo yan eh. Yun. So nag-a-adjust ngayon itong si Puneraria na. Inabot ng 50 mil, pero sabi niya, willing niya i-adjust pa. Sinaawa siya doon sa pamilya. Kaya lang siyempre, siya kumuha naman ng pambayad yung pamilya na namatayan. Eh, tinawagan natin partner itong security agency, Social Justice Security Agency, para alamin bakit mga ba ganun lang, pero laang kaliit yung tulong na ibinigay nila dito sa kanilang gwardiya. Nakausap natin Party Operations Manager. Yun ang gusto kong kausapin sana. Kaya lang ay kausapin daw muna yung kanilang HR. Sige, narito po. Pakinggan natin yung pagsagot-sagot nila sa atin. Taga Social Justice Security Agency kayo, di ba? Alam sa ngayon, ma'am. Hindi na po muna pumapasok kayo, ma'am. Sa operation po ako, ma'am. Pati yung Puneraria nandito sa amin, nagreklamo. May forward kayo sa office po para mas ma-address po yung concern po nila. Sa kanyang case kasi, ma'am, mas ano ni ng HR yan, ng Social Justice po. Yun. Sabi daw, yung HR daw muna ang kausapin natin, partner, kasi siya nasa labas. Dito siya yung dapat kausapin. So, tumawag tayo dun sa opisina para hanapin sinasabi nila ng HR. Eh, kaya lang eh, naku, eh, mga hindi maayos kausap, partner. Itong mga taga-social justice. Oh, sige, social injustice. Actually, sinusulat ko yung pangalan, social injustice yung nailagay ko. Binura ko nga. Parang ganunin nyo. Regarding po saan po, ma'am? Oh, nandito yung pamilya nung gwardiya ninyong namatay? Ka-act
Actually, ma'am, last week, nandito po yung mother. Oo. Kinausap po namin. Ano na pag-usapan nyo? I-relay namin sa boss namin yung concern nila. Claims naman po nila, ma'am, like yung sa SSS funeral. Personal na po kasi nila yun na i-claim po sa SSS. Oo, oo. Nagpaikot din po kami dito ng para makabigay din po ng abuloy sa kanila. Wala bang tulong may bibigay ang kumpanya? Ang ano kasi neto, nasa labas lang din po yung HR manager namin eh. Pero alam ko kasi na i-relay na rin po regarding po dun sa hinihingi nilang tulong. Yung sa funeraria, ma'am, na inano nila, papuntayin nyo na lang po sila dito, ma'am, para makausap na lang po ng maigi sila. Kasi last week nandito na po sila eh. Sino ang kakausapin ba pag pumunta dyan? Si Mr. Emmanuel Asuncion po. Siya po yung kausap na din nila last week po. O, nandyan ba? Kausapin ko. Ano na lang, ma'am, papuntayin nyo na lang po sila dito, ma'am, para ano, mapag-usapan kung ano man yung concern pa po nila. Papuntayin nyo na lang po sila dito, ma'am. Kasi pati ako mananagot din ko kapag nagbigay ako ng number na ano. Wala rin kasi mangyayari pag pinapunta ko sila ngayon ano dyan. Nagtawag din po kayo. Hindi, sa telepono ko na nakakausapin. Yung manager. Pag nakuha ko yung telepono niyan, sige, ayaw mo bigay? Ma'am, huwag niyo po ako takutin, ma'am. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Kami lang saan tayo. Ayaw ibigay, partner. Yung telephone number ng operations manager. Ulit-ulit sila sinasay, papuntahin na lang ito. Pag pinapunta ba ito, may mangyayari. Nagtuturuan niya, nagtuturuan sila. Nagpapasapasahan. Yan ang hirap dyan. Nakakapikon. Oo, kaya ginawa natin, partner, idinaan na natin sa tamang legal. Usapin, dinala natin sa sosya itong case na ito para doon may pag-usapan. No? Kasi ang mga security agency partner, under sila ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency. O yun yung social na tawag natin sa ilalim social ng PNP Camp Krami. Doon pwede isumbong kasi mga agency eh, na mga swapang o abusado, pwede isumbong yan sa social. Kaya pinapunta natin sila doon. At narito po, yung pakikipag-usap natin sa social. Pinatawag ko po yung agency. Opo, sino po dumating sa agency? Yung representative lang po nila, yung pinaka-operation manager. Tapos, pinapunta na sila doon nung mismong hapon na yon, nung Tuesday. Yung regarding doon sa babayaran sa funeraria, hindi naman po sasagutin ng ano agency. Pinapakiusapan ko na lang na kung pwede, tulungan na lang. Bali, ano po, kakusapin nung ESO kasi hindi rin naman maka-decide po yung representative eh. Dapat ba hindi sagutin ng agency yung funeraria, yung servisyo? Yung kukunin niyang ano, yung 3,000 na binawas doon sa may utang nga daw eh. Sabi ko, huwag niyo na singilin yung utang kasi patay na nga yung tao. Mm. Kahit million ng utang niyan, wala na, quits na yon. Mm. Tapos yung 13-month pay, tsaka yung cash bond. Ibibigay naman daw ng agency? Opo, opo. Sila lang inaantay eh. Ah, alright. Na bumalik. Okay na po, ma'am. Yun. Naga pinatawag partner ng sosya yung representative ng agency parang ayusin itong problemang ito. At yun nga, may ibinigay naman sila. Medyo lumaki naman yung tulong na ibinigay dito kala nanay. Partner, nakakapagtaka dito. Ano? Parang hindi na makatao. Lahat na lang pera. Puro pera. Negosyo na lang pinaumiikot. Patay na yung tao, kakaltasan mo. Ngayon, hindi mo patutulungan. Ano ba naman klaseng society itong itinitiri ka ng mga paa natin? Di ba? Kaya pinabalik natin eh, yung kinaltas. Pinasoli natin yung kinaltas at ibigay yung mga dapat pang mga claim nitong security guard na si Anthony. Ayan. At nagkaayos naman sila partner later on dahil nagpasalamat at binalitaan tayo ni Nanay Edita. Narito po ang report sa atin. Nagatid po sa amin po ng bali 17,000. Bali po yung nakuha namin sa opisina yung sahod niya at saka yung back pay niya 13 month pay 22,000 po. 22,000 lahat-lahat? Opo. Back pay na po yan. Back pay niya at saka 13 month pay niya at saka yung last niya na sahod na 8,000
725. Bali po yung 13 month fee niya at saka back fee niya is 14,000 lang po. O binigay po kahapon dito hinatid po sa Bacoor, Cavite. So ibig sabihin po, settled na ho kayo dun sa usapin na yan? Opo, bukas na po papalibing. Okay naman po, madam, na nabigay yung 13 months at saka yung kuwan niya. Marami ding salamat, madam. Natulungan po kami. Palibing din. Maraming salamat po, madam. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you po, thank you. Okay po. Contento na doon si nanay partner. Nakakuha naman na siya kahit pa paano yung back pay, 13 months pay, yung sweldo, nakuha na niya. Ang ano na lang yung pagbabaya doon sa funerary partner, kukunin na lang doon sa SSS benefits niya. Nagbigay naman ng malaking discount yung funeraria. Kaya tama yung sinabi ni Kuya Mon. So, napakaganda pa naman ng Social Justice Security Agency, pero ang practice, injustice. Napakagaling. Diba? Yung irony, ika nga, the irony of it all. Ayun. So yung SSS Burial Claims Partner, nagkakahalaga ng 20 plus thousand yun, yun na lang ibabayad ang servisyo lahat-lahat ng funeraria. Na kung tutuusin mo, makulang, pero okay na yun. Sabi ng Panatag Funeral Parlor. Panatag na ang kalooban ni nanay. Naipalibing na itong kanyang anak at uwi na sila ng sama. Helio ng Panatag Funeral na yung nagdabay sa kanila para makarating dito sa ating pagdama. Ayan. Sige. Kaya thank you so much dito ho sa... Hindi ako magpapasalamat sa social justice. Hindi ako magpapasalamat ka. Hindi, magpapasalamat ako dito sa mga biktima. Na sa kanilang tiwala dito sa ating programa, partner. At marami pa kaming tutulungang social injustice. Ayan. Thank you. And nakikiramay po. Ang isu po kay Turbo. Oh, nakikiramay nga pala kami. Kay Marlin. Marlin Aurelio ng Panatag Funeral. Mabuhay ka, Marlin. Hindi siya mabuhay after sa pera. Alright, so hindi ko na muna ipapasok isang sumbo partner dahil overtime tayo eh. Bukas na lamang isa natin OFW case. Eh, okay. Tayo nagpapasalamat o dito o merong sabi dito sa ang Mrs. Josie Turco ay nanonood sa iyo, partner. Pinanonood sa iyo. Hello. Numero uno. Ang aking number one fan. Good afternoon po. Yes. Pero pakabait ka daw. Napakabait nito. Oo. Ayan. Sabi ni Dexter, ano daw siya? Driver bodyguard. Sabi ni Dexter. Ayan. Ayun. Si Dexter Bundalian. Magandang hapon sa iyo. Walang patawad. Sabi, walang patawad. Namatay na ang lupit. Uminit ang ulo ko. Grabe. Obligasyon de. Obligasyon nila di ginawa. Nako, dapat yan. Ipasara yung agency na yan. And dama, may katotohanan dyan. Dapat naman talaga kung tutusin. Okay. Multuhin daw. Sabi ni Ate Marites. Oh, nakita ko nga. Multuhin daw kayo ng agency na yan. Sabi na namatay daw na security guard. Kaya nga. Social Justice Security Agency. Sana yon justice ng namatay na guard. Justice naman na ang name ng agency nila. Kaya. Alright, partner. Paano ba yan? Nabusin yung oras natin. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Papatiin ko yung number one fan po ang nanay ko, si Aling Delia. Si Tito Ding, happy listening po sa inyo. Sana napatawa namin kayo. Nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bukas ulit ha. Isang bumukay po kayo. Hopefully, kasama natin si Kuya Mon tomorrow, partner. Ako po si Aling Tarer. At ako naman po si Bontul po nagsasabing, huwag niyo nang gamitin ng hustisa sa inyong agency kung hindi rin naman, kung puro naman injustice naman ang ginagawa ninyo.
Yes. Maraming salamat. Yun all lang right. Po. Pinoy, mabuhay. Salamat. Mabuhay ka. Bukas ko ulit. Susunod na programa ni Kuya Jimmy Murato. Bye-bye. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alitlangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests